ko. Ama namin, mga Panginoon, pinili mo kami upang sundin ang iyong kalooban. Pinili mo kami upang ipahayag ang iyong kabutihan. Pinili mo kami, Panginoon, upang punuin ang sandalauhan ng iyong awa at pagmamahal. Suduin mo kami ng itong handa kami punta sa aming puso upang ikalay ang aming buhay sa iyo. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magiging ng Panginoon. Kinagabihan ng araw ngayon ang mga lagat ay nagkakahipon na kapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa tapak nila sa mga dugo. Dumating si Jesus at tumayo sa ina nila. Sumayo kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang kanilinan. Tuwak-tuwa ang mga lagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama,
Hindi naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningaan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Babasahin ko po sa weekend address. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came and he stood among them. Peace be with you, he said. After saying this, he showed them his hands and his side. And the disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. Then he greeted them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon po ay fiesta ng Holy Spirit. I invite you, while sitting there, let us sing, Come Holy Spirit. Close your eyes. Feel the presence of God. Invite the Holy Spirit to enter your house. Glory to the Father.
Hindi po. Okay. Sa ngalan po ni Brother Mike Pilarte, ang aling punong lingkod, ay binabati ko po ngayon ng happy anniversary. Ang layo ng aming pinagalingan para lang sabihin sa inyo ang kaprasong papel na ito. Alam niyo, simula na ako'y dumating dito sa New York, kami blessed na blessed. Alam po ninyo kung bakit? Ang dami ko pong narinig ng mga kwento ng miracle. Yung mga kwento ng buhay nila, na isinisip sa akin, sa kainan, sa pagbabiyahe, sa hotel, etc. Sa may kotse nila, lahat ay kwento ng milagro ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, nakaka-bless mukhang kapili. Pinagtanong sa akin, si Father kanina, Father Porter, kung gano'n na daw ang tagal sa El Shaddai. Pero yung tanong na yun, sinabi ko na lang nagkaroon kami ng disciples dinner. Dato po, pagtatapad ko na sa inyo, ayaw ko sa gawain. Naging Paris priest ako sa ibang lugar, pero ang mga El Shaddai, hindi ko pinapapasok sa aking simba. Pag-iingay kasi. Tsaka yung mga impression ko, ito'y sinensyal ko rin sa Manila. Ewan ko, na-assign ko ako sa South Malate as Paris priest, sa area na kung saan ang doon ang PMCC o Arts Center, sa area ngayon, Rosemary Park. Naging Paris priest ako dyan. Eh, nandyan pala yung gawain. Nung mamito ko makapal na tao, ako, patay na tao. I have no other choice but to talk to them. Kasi may kasan, may binyan, may kumpi, may nisa. They coordinate with me, the leaders of El Shaddai. I have no other choice but to do my work as Paris priest. Pag may ikakasal sila, ako mag-interview. Pag may bibinyagan sila, ako mag-prepare. Pag may kukumpilan, nasa akin ang record. Pag wala silang parit, hindi dumating, ako ang tatakbo. Pag walang magpapakumpisan, hindi dumating ang parit, ako ang magpapalit. Pero more than that, naisip ko ito, pinatrata na yan. Habang ako'y lumalapit na lumalapit sa gawain, doon ko nakikita ang mabubuting tao. I have encountered wonderful people in that group. Napakabubuting tao. And their goodness changed my life. Of course, aside from the fact that while waiting for the papers, yung mga ikakasal o yung mga bibinyagan na doon ako sa misulong, habang in-interview ko yung iba, habang ako'y naghihintay, nakikinig ako ng preaching ni Brother Mike. Doon ko nagsimula ang aking involvement sa El Shaddai since 1995. Imagine that. Hindi pa ako pinapalis ni Brother Mike. And then, of course, answered prayer din ang nanay ko. Kasi gusto niya, involve ako sa El Shaddai. Okay. Ayan, kaya ito, spiritual director, matagal na panahon. At ako na may natutuwa kay Brother Mike kasi tuwing Tuesday, kapag nag-ibisa sa Abel, may oras ko nung mag-uusap weekly about many things. Nakikinig ako sa kanyang sharing sa akin, personal, at saka sa mga sinasabi niya sa akin. Kaya malaking bagay din ang sinasabi ni Brother Mike sa aking buhay bilang isang pari. Ayan,
nakikinig talaga ako sa kanya mga sinasabi. Okay? Kaya dumadala ko sa iba't ibang prayer group, iba't ibang lugar, at doon ay patuloy akong nagpapahayag ng kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Well, babasahin ko lang naman sa inyong Biblia ngayong hapon. Okay? Katulad ng style ko, I would like to stick to the Word of God. Okay. Ang inyong tema ay basahin ko nga, as the Father has sent me, I am sending you. Ang sabi dito, kung paano ako'y sinugo ng Ama, ngayon naman, sinusugo kayo. Pero tingnan natin yung background, yung sinasabi sa mga previous verses bago sinabi ni Jesus ang salita niya. Okay. Sabi dito sa verse 19, kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. They were together. Lagi silang nagtitipon. Sabi ni Brother Well kanina sa kanyang prayer, in the upper room, nagtitipon sila sa upper room. At sabi sa Biblia, nakapinig ang kanilang pinto. Nakalakot. Naku, sa Pilipinas eh. Alam mo mga Pilipino, nagtatrabaho yan para magpagawa ng bahay. Kaya pag bumunta ka sa, nalaki ng bahay, grabe, lalo na galing Italy. Oo, may ganyan dyan eh, may isang bayan dyan. Gusto ko, grabe, nalaki ng bahay. Galing, ano, abroad. Kung ang Amerikano nagtatrabaho para magbakasyon, ang Pilipino nagtatrabaho para magpagawa ng bahay. Ganyan yun eh, palaki ganyan. Ako. Pero ang bahay nila, daming rehas. Kahit na yung bintana ng CR, na ang kasya ng impusa, lalagyan pa ng rehas yan. Napansin nyo? Grabe! Ako! Pag sa Pilipinas ka nanood ng bahay, puro rehas yan. Ang reason, natatakot sila. Kaya ang isang tao natatakot, number one, naglalakyan. Lalo na sa atin, grabe, salamat, may Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, okay, brother, maring pangakanapin ito. Hindi naman ako bumoto sa kanya eh. Yan lang, may kandidato kung iba'y. Alam niyo kung sino yun? Pero, aba nakita ko, 16 million na. Sabi ko sa sarili ko, ito ang gusto magkakaroon. Kasi sobra naman sa atin eh. Grabe yung drug addiction. Lalo na kami nasa field. Ano nasa field? Kami ang nagpupunta sa mga tao. Talagang maglalak kami. Magsasara naman talaga eh. Kasi takot ka. Yes. Ay sabi ni Duterte, I'll kill all of them. Ayun ako, makalapas sa buhay ko. And the Bible for today speaks of the same thing. Because of the fear for the Jews, the apostles locked themselves in the upper room. Pero hindi lang sa tao, eh, minsan naglalak sila kapag sila'y nasaktan. Diba? May mga tao na kasusi ng puso eh, kasi nasaktan sila. Ayaw na nila, umiiwas na. You know, alagang ang tao umiiwas, may sugat yan. Ang tao nila yung withdrawal syndrome. Father, wala na po sa akin, nakaraan na po yun. Huwag lang po siya magpapakita. May kilala ako eh, magkapatid.
Parang nagsisimba. Pareho nagsisimba. Magkapatid niya, pareho deboto na Katolik. Ako, gagaling nila eh. Pero yung isa, nagsisimba ng 6 o'clock in the morning. Yung isa nagsisimba ng 9 o'clock. Hindi mo mapapagsabay ang magsimba. Nagpapakiram naman. Alam niyo ba bakit? Nag-iiwasan. Bakit? You know, they locked themselves. Ikinandado na nila ang inilang sarili. Minamention ako sa disciples' dinner, kahit hanggang kamatayan, hindi nag-iinikan. Di ganun eh. They lack your sins. Pati Panginoon ko, Diyos ko grabe, ang titibay ng titib. Isinusina. Yung sitwasyon na yung background dito eh, sa ating gospel reading, ang sabi dito, ang mga nag-lock din sila. Alam nyo, pagtapat ka, magaling kang makiramdam eh. Oo, totoo yan. Pagtapat ka, bawat yabag, naririnig mo. Oo. Pati ang lakad ng pusa, pakiramdam mo. Yes. That's true. Malakas ang senses mo kapag may pinadala ka dito. You practically listen to every steps. You give interpretation to every action. You interpret all the words, all the actions, whatever. Kahit ang kumpas ng kamay at dilat ng mata, may kahulugan sa iyo. Why? Ang takot, magaling magpatiyag. And this is what happened. This is the background in the gospel reading for today. Sila'y nagsara ng kanilang pintuan dahil takot sila sa mga buti. Ito na ang maganda. Let's go to the second verse. Malamang po ako ito. Pasensya na kayo. Ito. Baligtad, ano? Anong tawag doon? Near? Sayang. Buti hindi ko kayo nakikita. Okay, ito na. Then, the Bible says, then Jesus came and stood among them. Palakpakan natin ng Panginoon. God is merciful. God knows what is happening to them. God knows that this is not the right thing to do. Alam ni Jesus, dahil sa kanyang habag, hindi niya hayag ang kanyang mga alat ni ganito. Nagsususi. Nakasimba na ba kayo sa baklaran? Sino umuwi na? Kailan ka umuwi? Pag umuwi kayo, pumunta kayo sa baklaran. Alam niyo baklaran? Siguro, baklaran kaya po. Nakatuwa nga sa kaya po eh. Simba na simba, tapos sa paligid, pampalaglag. Nakakatuwa eh. Pati manghuhula. Grabe, nagkamali yung isang manghuhula, nakatilibays ko eh. Sabi niya, si Grace Puro ang mananalo sa hula niya. O, oh, yung pananalo. Anyway, alam niyo sa baklaran, mamain siya lang, biglang yung pano eh. May mga, may isang building doon, I think sa Interes, sa may pautay, may nakapalibot na rehas. Nakita niyo na, ang daming susing nakalakot. Napansin niyo yun?
Alam niyo ba, itinanong ko sa pagi eh. At sa ay, sakay sa nata, bakit susi ang inanagay ka? Alam, ang sagot sa akin, yan po yung mga taong nakawala na. Ini-open na nila ang lock nila, inert. Beautiful, no? Kaya pag-uwi niyo sa Pilipinas, ang susi, wakin niyo. Yan. Sa baklaran, no? Sa baklaran. Nakita niyo niya. Isang napakalaki nito, pero lang susi ang lang sa akin. Sabi ng sa Kristen sa akin eh, because these are the people who lack themselves and now the Lord. Why? Because God became merciful to them. Amen? Ito na. Sabi ni Jesus, ayan na. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Tumayo sa gitna nila. After all, Jesus is with them. At nagsabi ni Jesus, peace be with you. Ulitin nyo na. Peace be with you. Sumayin nyo ang kapayapaan. Peace be with you. This is the best, you know, kapag ikay natatapot, ang sasabihin sa'yo, kapayapaan. Kapayapaan. Ang ibig sabihin ni Lord dito, may you be saved from your troubled. May God give you every good thing. And this is what we want. The peace of Christ. May hirap mo yung walang kapayapaan sa isipin. Pagkatapos noon, ayan na, ang sabi nito, after saying this, pagkatapos niyang sabihin ito, he showed them his hands and his side. He showed them his hands and his side. Ano ang nakalagay sa kanyang kamay? Yung healed wound, di ba? Yung pekla. Wala nang sugat, pero nandun pa ang mark. Ano yung nasa sign niya? Ganun din eh. Parang sinasabi ni Lord eh, look at me. I also experienced the pain, but now it's no more. Look at me. I was wounded also, but now no more. Parang sinasabi ni Lord, do not be afraid of what happened to you. Do not be afraid. Huwag kang matatakot sapagkat ang nananalig ay nagtatagumpay. Isang tinanong ko sa aking sarili, bakit ito purema mo pinakita ni Jesus eh? Pwede naman sinabi ni Jesus, halika na kayo, lumapit kayo ni si isa, yayakapit ko kayo. Pwede naman sabi ni Jesus, halika, dito tayo, magkapit tayo. Okay. Pero hindi, halika, ipuin mo ang sugat ko dati. Ipuin mo. And this wound, before, is a proof that I won in the battle. Kaya, you know, palapit tayo sa ating tema. He showed his hands and his side. What is there in the hands? Ang sugat dati. Parang sinasabi ni Lord sa kanya mga disciples, kahit na ikaw ay nasugatan, pwede ka pa rin suguin. Ang tawag din ni wounded healer. Kahit na ikaw may nakaraan, kahit na ikaw ay nasugatan, that's not the point. God can also use you
to proclaim His word. Amen. Kaya, you know, sabi nga, who are we to judge? Yun. Ang magaling ng mga aralin, on their future. Mas believe ako sa nangangaral na dati puno ng sugat. Mas believe ako sa nangangaral na naramdaman niya sa kanyang buhay ang pag-ibig ng Diyos. You know, ang sabi dito sa wikang natin eh, Nemo dat mundun habet. You cannot give what you do not have. You experience the mercy of God, therefore, preach the mercy of God. Amen. You experience the love of God, therefore, go and share the love of God. Amen. This is the point of the Lord. Ito ang kanyang puntos nung sinasabi niya, una dinevelop niya, takot, sudatan, etc. This is our human situation. This is our human situation. Pero hindi yan ang katapusan. Pag nakilala mo si Lord, gagamitin ka upang ipahayag ang kanyang kabutihan. You know, let me go to the second verse. No? Ito na. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Filled with joy at seeing the Lord. Ngayon po, ang mga disipulo, ayan na. Ipatalastas. Ngayon po, ang mga disipulo ay punong-puno ng kaligayahan dahil na-realize nila ang bagay na ito. Diba? Kaya, pag na-realize nila yun, yan ang gagawin sa atin ng Panginoon. Now, kaya with that background, sinabi ni Lord ang inyong tema. Ulitin nyo nga. And that's the background. Sabi dito, as the Father has sent me, so now I can send you. I send you now. Anong ibig sabihin ng sinusugo tayo ng ating Panginoon? Ito, pakinggan nyo mga disciples, mga preacher. Anong ibig sabihin ng ikaw ay sinusugo ng Panginoon? And this is the third point after the commissioning on mission. May dalawang una. Jesus needs us. His body to proclaim His mercy. Amen. Sinusugo tayo. He has a message of love to all people. We must be the hand of Jesus. We must be the mouth of Jesus. We must be the feet of Jesus. Dapat tayo ang kanyang katawan. To proclaim His message. Kaya when the Lord says, so I am sending you, it means only one thing. Jesus needs us to proclaim His goodness. Sabagat tayo'y iisang katawan. Tumayo kayo, pwede natin. Upang muli, at kalapan ng isang Diyos na
trabaho niya sa Amerika eh, naglilinis-linis lang. Pero nakakapagpaaral pa siya ng tatlo niyang pamangkin. I know her. Sabi sa akin, Father, kailang may alam ng trabaho ko. Grabe yung hirap ko. May hirap. Alam niyo, alam ng iba sa inyo how it is to work that way. But what is so nice, may scholar siya. College, high school, at isang vocation. Patuloy niyang pinadadala. Yung college na natapos, okay? Alam niyo, pag tinatanong siya ng kanyang mga mendiga, ay, buti ka ba nakatapos? Ang sinasabi ng nakatapos, oo, blessing the Lord. Salamat the Lord, nakatapos ako. Pero hindi man lang niya na-recognize yung kanyang auntie na nasa Amerika. Okay. Sabi ng auntie, sabi, yung mga kapatid natin, tatiyay, kita mo yan? Mangulang utang na loob. Pinag-aaral mo na. Sa katapusan, maliwala ka pala. Alam mo, magbulong bilig, di ba? Mung ispiro. Alam mo, sabi nung isa, napakadamina ng puso niya. Sabi niya, huwag ako'y tumulong, enough for me na ang nakakalig sila ay si Lord. And that's very good, no? You know when you extend your hand to others, si Lord ang kanilang pinasasalamatan. Amen. Si Lord ang dinadakila nila. Amen. Si Lord ang pinupuri nila. Amen. This is the meaning. I am sending you. Why? For Jesus to be known. Amen. Through your goodness. Kaya kumina sa gawain, tapos mag-charity ka, tutulong ka, tapos hinihintay mo yung mga pangalan mo, ilalagay sa mga bulletin board, donated by, sa akin uso yun eh, donated by, stolen from. Oo, hindi na lang natin sinigat eh. Yes, and that's true. Basta may ginawa ng mabuti, si Lord ang pinupuri. That's why Jesus said, despite our wound, despite our weaknesses, despite our trouble, we must not stop being like Christ. That is the meaning of I am sending you. Jesus needs us to proclaim His goodness. Ay, ganun lang naman. Parang yung isang high school na graduate siya. High school lang to. Valedictoria. Kaya napatapos naman kasi yung nanay niya mukhang nangutay sa Mumbai. Mukhang nangutay sa Mumbai, alam yung Mumbai. Sa atin, uso ang Mumbai. Nag-speech siya. Ito totoong nangyari. Kwento sa akin ang paano. Nag-speech ang bata. Ang una niyang pinasalamatan, hindi ang nanay niya. Ang Mumbai. Nagpapasalamat po ako, nakatapos ako sa pag-aaral ko na pinasasalamatan ko ang Mumbai. Dito ba may Mumbai? Okay. Anyway. And so that's the first point. Okay? Let me go back to the topic. As the Father has sent me, so I send you. Jesus leads us to be another Christ. To be another Christ. Kahit kayo ay wounded, kahit kayo ay nasugatan, kahit hindi pa healed, don't stop being like another Jesus. Okay. The second point of
this thing is this. Kung kailangan tayo ni Jesus, ang ikalaway, kailangan natin si Jesus. What does it mean? Kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng authority. Kailangan natin, we need someone who we may turn on when we are in doubt and in difficulty. We need Jesus. And we know this is our power. Jesus in our needs. He is a faithful God. Amen? Awitin natin yun. He is a faithful. Si Lord, we need Jesus. Kailangan natin si Jesus. You are faithful. You are faithful.
You cannot go on
with the Lord Jesus in your heart. As a disciples, as coordinator, as servants, whatever, you cannot without team in your life. Amen! You know, kaya pagka-pay, parang lang nagpuntasin po sa, may kwento ko natin, nagpuntasin po sa Pilipinas na. Sa UST, ay tinanong siya ng isang bata. Di ba? Sabi yung kipo, why does God allow these children to suffer? They have no sins. You know what the Lord did? He embraced the child. Sometimes you cannot answer questions. You cannot. The only thing we are sure is this. Sinugo tayo ng Diyos. And our strength must be from Him. Jesus. Jesus. Alam niyo yung kanta? Jesus, let's read this thing upon. Okay, let's sing that song. Jesus. You're the sweetest name of all. Jesus, we need you. By the way, huwag na kayo mag-take note. Malilimutan niyo din ito. What is important is you feel the love of Jesus today. Pagpapalagaw sa kalahati.
And, you know, navigating here, right? The meaning of your feet, the meaning of, I am sending you, as the Father has sent me, so I am sending you. Jesus needs us to be like Him, to reach, especially the poor. And at the same time, we need Him for His sake. When we are rich, we doubt the difficulty. That's why we must be prayerful. Dapat patatasan kayo. Ako sa buhay ko, binagsak pa rin, I am a survivor because of prayer. Lagi ang pasang awa. Nakapasang dahil sa awa ng Diyos. You know, malaking bagay yun na darasan. Amen! Malaking bagay yun. Anyway, huwag mo na. Yung dasan, malaking bagay yun. Lalo na sa Blessed Sacrament. Yung mga Blessed Sacrament naman sa parokya. You go there. Walk. When you pray, just be there. Just give your time. What is the best fruit that you have got? Will you be mine? What is the best fruit that you love somebody when you have time? Hindi mo kailin sabihin, mahal ko siya, tapos wala lang mag-oras, magbubo lang. Hindi mo kailin sabihin sa sasawa ko, I love you, hindi mo naman mahalin. Time is very important when you love somebody. And that is the best when you love God. Alone. Not always with somebody. Just be there alone. You and God. Spend time with Him. And the best, of course, for us Catholics is in front of the Blessed Sacrament. There you can talk to Jesus. There you can open yourself to Him. There you can say what is happening here. You can even say your fear, your wounds, your frustrations. You can speak to Him anything. Katulad ng isang mag-asawa, di ba? Pag lagi nag-uusap, lalong lumalabi. Amen? Nakikinig po ba kayo? The more you talk to Jesus, the more you will get deeper in your faith. That's why we need Him. Lalo na kayo, malayo kayo sa atin. Ang iba niyong mahal sa buhay, nasa Duterte. Brother Mike, hindi na yun. We need more prayer. You know, sabi ko na sa inyo, just, anyway, after this message, we forget everything that I say, unless you watch again that CD. My point is, enjoy the presence of God every day. And this is what we need as servants of God. Yeah, I am sending you. Meaning, we must be with you. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Okay, we go. So we focus on Jesus. So the third point is Jesus. So, minsan tinanong ko si Brother Mike. Brother Mike,
bakit po kapag kayo ang nag-preach, ang mga tao nakikinig kahit magdamagan? Yes. Bakit po kami mga pari? Pagkaranan 5 minuto, inakantok lang. Sabi ni Father Pai sa akin, you preach the word of God. Simula ko natuto kong mag-sermon ng salita ng Diyos. Dati, pag kami nagsesermon, mas marami pang mga. Mas marami pang etche-uretche. Let me go to Jesus. The third point. Una, Jesus needs us. Pangalawa, we need Him. Pangatlo, let's focus on who is this Jesus? At ang relasyon niya sa kanyang Ama. Sabi niya kasi, as the Father has sent me. Babasahin ko na kasulit sa Biblia. By the way, hindi dala ba kayong Biblia? Itaas na ngayon na tawad. Itaas nyo lang ang kamay. Okay, very good, ha? Oo, lagi kayong magdadala ng Bible. Kasi sa, what, sa cellphone? Kasi alam mo sa atin, pag pinaglalakad na may dalang Biblia, hindi mo naman iisipin katoliko yun eh. Oo, sa atin. Pag pinaglalakad sa atin, hindi dalang Biblia, iisipin mo. Ang una kong iniisip eh, dalang daan. Pangalawa, mga murna yan. Pangatlo, mga saksi ni Baba. Hindi pumasok sa isipan ko na yun yung katoliko. Pag may dalang envelope, sigurado mo, katoliko yun. Eh, alam niyo sa Doneta, pag nag-jogging kayo, wait mo na ba ito? Sa Doneta, pag nag-jogging every morning, pag nagpahinga ka sa tuwan, di ba malawak yung Doneta? Ibig sa iyo sa pag umuwi kayo sa Pilipinas, mag-masyal ka na kayo sa Doneta. Sobrang ano na yun. Pero ganda-ganda ng lugar na yun. Hindi na kami, nung panahon po na doon naman siya ng mag-boyfriend, girlfriend, di ba? Nung panahon ni Elon at Bimba. Ngayon parang ano, ayun po. Parang wala ako nakikita na mamasyal ng mga ano po. Meron yung nag-over ng bulaklaki ako ang Seresa. Naging jogging eh. Pag kami nag-jogging doon sa umaga, pagkatapos kong mag-jogging, nauupo ko sa isang tabi. Kasi parang ang ulo, di ba? Pagkatapos nang nilalapit sa iyo, dalawa na may dalang payo ko. Papaliwanagan ka ng payo ko. Ako naman nakikinig, nasan sa iyo? Napapansin ko yun, tuwing umaga. Yung mga nagja-jogging, nilalapitan na yun, is time nila eh. Pwede din naman ako, pag sumakay ka ng bus sa atin, may sasakay din ng bus na nangangarap. Alam niyo yun? Opo, grabe. Kahit siya. Pero hindi ko nakatulog. Ang katulog ko minsan sa sibat, kaya rin nangihilali ng loob ko minsan, off the factor. Isang away-away lagi. Pero kung Lord, ano ba naman ang mga ito? Organisasyon. Yung aking grupo, isang divine mercy, naging divided mercy. Isang grupo, the divine, ang pangalan ng grupo, divine mercy, na divine, kaya tawag sa kami na divided mercy. But you know, bakit ganitong lalo?
saan natin makikilala si Jesus? Of course, una ko na sa kanyang salita. His perfect obedience to the Father, His love for the Father. And we are instrument only by His love of Jesus to the Father. It is not our mission, by the way. Ito ginagawa natin, hindi sa atin. It is not that we propagate our own message. We must propagate the message of Jesus. And how the Lord is very obedient to His Father. Ito po ang ating pinapayag. And we will fail when we always try to address our life with our wisdom, with our own strength. Do not forget, it is the wisdom of Jesus that we must follow. And what is the wisdom of Jesus? His obedience and love to His Father. Amen. So, let me go back to what is written here. Listen to my name. Sabi po dito. So that's why at the end, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And then after that, He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Receive the Holy Spirit. Napakaganda ng inyong anniversary ngayon. Alam niyo kung bakit? Ngayon po taong ito ay extraordinary jubilee year of mercy. Amen? And the end of the message is this. According to this Bible reading, it is the mercy of God. We are sent to propagate the mercy of God. Sandito, through the forgiveness of sins. Ang Diyos ang nagpapatawad ng kasalanan, di ba? Hindi naman tayo. Naranasan niyo ba kayong matawarin ng Diyos? Sino ang nakaranas na yun? Yung din talaga na the Lord has forgiven you. Eh, may tatanong naman ako, kayo ba nagpatawad na rin? Baka may criminal event tapos hindi naman totoo. Minsan nag-i-nervous ako sa event. Eh, kung criminal event, di lang yung nag-iibigan. Diba? Minsan mag-iingatin kayo ha, kasi baka ito ay kaya nga sabi ko sa inyo, no, makikinig kayo sa inyong puso. Not here. Listen from your heart. You are sent to be merciful. You are sent to be merciful. Kaya sino man sa inyong nakikinig sa amin ngayon, matupad ko sa langit. Na may hinanakit pa kayong itinatago sa inyong puso. Na may mga tao hindi ko pa kayang tanggapin. Asawa mo na iniwang ang matagal ng panahon. Pinagdanasan mo lagi mamatay na siya. Yung inyong nakaraan na hindi mo kayang tanggapin. Whatever,
kayo na ipinig sa akin ni Lord na may ganun itinatawag sa puso. Please, listen to Jesus. As the Father has sent me, so I am sending you. As the Father has sent me, so I send you. Alam po niyo, mga minamahal mong kapatid, ngayon po hindi lang year of mercy. Baka niyo nalilimutan, ang taong ito ay year of the family. Do not forget that. This year also, international year of the family. Nakatatuwa sa kya po eh. Nag-isang pari, sabi ng pari sa sermon, ano may pinagliliwang natin ngayon? Sabi ng tao, year of monkey. Kasi malaki sa Binondo. Naging inchik. Kasi di ba Quiapo, Binondo, Chinatown, ay mga tindado, puro mga inchik. Kaya puro inchik, inchik, inchik. Pati nga natin, kinuha na ng inchik. Dahil, biro lang. So, kaya nung itinatanong ng pare, anong celebration natin? Anong year ngayon? Year of monkey. Anyway, today also is a year of the family. Taon po ng pamilya. Kaya gusto kong isingin ito. Mercy and family. Sa pamilya na makaraming kwento. Grabe. Kwento na tagumpay. Kwento ng kasiyahan. Kwento ng magagandang buhay. Pero nandun din ang minanakita. Nandun din ang takwilan. Nandun din ang ingitan, pataasan. Nandun din sa loob ng pamilya. Pero ngayon pong tayo nagdiriwang ng International Year of the Family. Please, remember also that God is sending us first and foremost to our family. Baka naman may hindi ka pa pinapari sa pamilya mo. Baka naman hindi mo pa napapatawad ang iyong ama na matagal na kinain ng lupa. Baka naman, hindi mo pa natatanggap ang nangyari sa iyong anak. Baka naman, hindi mo pa kayang isipin ang pagtatakwil ng iyong asawa. There is the family. There is a battleground. And we are sent first and foremost to our own family. My dear faithful in Christ, as the Father has sent me, so I am sending you. Be merciful like the Father. First, be your family. Purihin natin si Yahweh. Compose yourself and
recently. Just tell me about prayer requests. Santo. Amen. Thank you very much. Puri ng Panginoon.